Pinabulaanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga balitang nakikipagpulong siya sa mga pulis at sundalo para sa destabilization ng Administrasyong Marcos. Sa isang press con sa Davao, sinabi ni Duterte na komportable raw siya sa pamamahala ni Marcos. Kaya bakit niya raw papalitan ang Pangulo? Wala raw siyang nakikitang major error ni PBBM. Nagkomento rin siya sa mga kumakalat na binawi umano ng mga dating general ng AFP at TNT ang kanilang suporta kay PBBM. Ayon kay Duterte, wala naman daw visa ang suporta ng mga dating general, simpatya lang daw ito. Nais din daw ni Duterte na makausap indirectly si Marcos tungkol sa investigasyon sa Sunshine Media Network International o SMNI na pinatatanggalan ng prangkisa sa kamera. Ang ako lang concern karon is to help my friend si Pastor kasi nadali yung aking gikan sa masa. Sa ibang balita, sisimulan na ng komite ng Kamara ang investigasyon tungkol sa mga anomalya at umano'y korupsyon sa PUV Modernization Program. Ang House Committee on Transportation ang magsasagawa ng pagdinig simula sa Miyerkules. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, chairman ng naturang komite, tugon nila ito sa utos ni House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ang mga ulat na mayroong mga pinaboran sa pagpapatupad ng programa. Una ring sinabi ni Romualdez na mayroong mga opisyal ng Department of Transportation na nakikipagsabwatan sa mga dating opisyal ng ahensya para sa negosasyon ng importasyon ng mga unit ng modern jeepney. Wala pang tugon ang DOTR sa issue. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph pati na rin sa News5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman at narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan mamaya sa Frontline Pilipinas Weekend. Santa bakbak na isda napadpad sa baybay ng Sarangani Province. Ginagawang bahay sa Quezon City, kumuho isang construction worker patay. At Kathniel spotted sa kasal nila Robby Domingo at Mikey Pineda. Ganon iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas, Weekend, mamayang alas 5 medyo ng hapon.